Okay mga guys, napaka na balita dahil ang ating SIM card ay pwede nating irehistro. Ha? Ito ang magandang balita para sa atin at masamang balita naman doon sa mga masamang loob na nanluloko, na nang-scam. Kaya titigil na kayo. Pag hindi kayo tumigil, naku po ay makukulong kayo ng 6 na taon at may multang malaking halaga. Kaya dito na matatapos ang inyong kalokohan. Alam nyo, mas maganda talang ganun. Dahil, bakit? Dito sa Middle East, hindi ka makabili ng SIM card pag hindi mo binigyan ng Xerox ng iyong ID, yung valid ID mo. Pag wala kang government dito ng ID, pwede yung passport. Pag wala ka talaga, hindi ka bibigyan talaga. Pag hindi mo binigay, hindi ka rin bibigyan ng SIM card. Kaya saan man dito ang panig ng Middle East, ganyan po ang ginagawa. Hindi ka makabili ng SIM card hanggat hindi mo pinapasirok at ibigay yung sirok doon sa matindiro. Kaya ganoon din mangyari sa atin, lahat ng SIM card ay kailan nakarehistro. Ito maganda talaga, wala na manuloko. Kaya ito, panoorin natin ang isang report ng taga GMA. Simula December 27, ipatutupad ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng SIM Card Registration Act. Ang mga ibebentang SIM card simula December 27 ay deactivated o hindi mo na magagamit hanggang hindi nyo ito inirehistro. Hingin sa registration ang inyong pangalan, kaarawan, kasalukuyan o opisyal na address, government-issued ID na may picture, at number na ipinresenta nyong ID. Kabilang sa government-issued IDs na tinatanggap ay passport, SSS ID, driver's license, NBIO police clearance, voter's ID, senior citizen card at PWD card. Kung kayo ay may ginagamit ng SIM, kailangan irehistro yan sa inyong telco provider sa loob ng 180 days o 6 na buwan mula nang maging epektibo ang batas. Pwede ang magkaroon ng extension na hindi lalagpas sa 120 days o 4 na buwan. Kung hindi pa rin kayo nakapagparehistro sa panahong yan, madedeactivate na ang inyong SIM. Bibigyan na lang kayo ng 5 araw na palugit para magpareactivate. Ayon sa batas, ang network provider magbibigay sa subscriber ng registration form na kukumpletuhin online. Sa mga postpaid user, pwede pang hingan ng karagdagang impormasyon kung hindi ito naibigay nung nag-subscribe kayo. Kung minor de edad sa pangalan ng magulang o legal guardian, irerehistro ang SIM card. Kailangan may consent ang magulang o guardian para mairehistro ito. Para sa mga negosyante, hihingi naman ang pangalan at address ng inyong negosyo at pangalan ng authorized signatory. Wala namang limitasyon sa dami ng SIM cards na pwede niyong iparehistro basta tama at kompleto ang impormasyong ibibigay sa registration form. Ang mga magbibigay ng maling impormasyon ay pagmumultahin ng 100,000 hanggang 300,000 pesos at makukulong ng hanggang 2 taon. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.